ating supply schedule at ang ating supply function ay QS or quantity supplied is equal to 0 plus 5P. Halimbawa, nawawala itong tatlong quantity supplied. Kung ang presyo ay 2, ilan ang quantity supplied? Kung ang presyo ay 6, ilan ang quantity supplied? At kung ang presyo ay 10, ilan ang quantity supplied? So, higitin natin. Una, yung presyo ng 2. US is equals to 0 plus 5P. Gayahin lang natin yung given ng supply function. QS is equals to 0 plus 5P. Yung P ay papalitan natin ng given na 2, yung 2 pesos. So, tanggalin natin yung variable na P, palitan natin ng 2. Next, QS is equals to 0 plus 5 times 2 is equals to 10. Sunod, QS is equals to 0 plus 10 is equals to 10. So, nakuha na natin yung 10. Ibig sabihin, kung ang presyo ay 2, ang quantity supplied ay 10 o 10. Sunod naman, QS, kopyahin natin ulit, QS is equals to 0 plus 5P. QS is equals to 0 plus 5. Yung given ay 6, so palitan natin yung variable na P. So, times 6, QS is equals to 0 plus, so 5 times 6 is equals to 30. Sunod, QS is equals to 0 plus 30 is equals to 30. So, ibig sabihin, ang quantity supplied ay 30 kung ang presyo ay 6. Sunod naman ay, gihay natin ulit, QS is equals to 0 plus 5P. QS is equals to 5. Yung P ay palitan natin ulit, yung variable ng P, ang given ay 10. So, isulat natin ang 10. Next ay QS is equals to 0 plus 5 times 10 is equals to 50. So, ulit naman ay QS is equals to 0 plus 50 is equals to 50. So, ibig sabihin, ang quantity supplied ay 50 kapag ang presyo ay 10. So, ganun lang kadali ang ating quantity. So, ganun lang kadali kumputin ang ating supply. Ganun lang kadali kumputin kung ang nawawala ay quantity supply.